Good evening, Collegiate Tabricans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Narito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Collegiate Tabricans na maghahatid sa inyo ng mga latest and fresh na balita and update tungkol po sa TVJ and Legit Tabricans. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, maaari mong pindutin na subscribe button and notification bell para mag-i-updated ka sa mga inilalabas nating mga balita. Samantala pa rin naman sa mga masusugid natin taga-subaybay, yan, narito po ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout for tonight's video. So, shoutout po dito kina Sir JM, Norbert Taragin, Anna Red Lady, Julius De Dios, shoutout, Miss Mendoza Jovi, magandang gabi, Miss Alita Movilla, Maria Flor Alarcon, shoutout, Christian Sanchez, Joey Boy Steven, shout out, Teresa Sudla, and Sir Ako, si Harley. So again, thank you so much and magandang gabi po sa inyo. Sobra ko po na-appreciate ang inyo pong pagsuporta parate sa atin pong mga daily uploads or vlogs po natin araw-araw. Basta may kinilaman sa TVJ and Legit Tabricans, sagot na po natin ang mga balitang yan. And simulan nga po natin na ating talakayan dito sa komento ni Maxima Gumasing. Sabi po kasi niya rito, not true na walang nanonood sa Itbulaga ng GMA7. Maganda ang Itbulaga, nakakatuwa, bago ang mga ideas. So maniniwala na sana tayo. Pero dito sa bandang huli, wala ano daw, ano sabi? Bago ang mga ideas. Sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo, Miss Maxima Gumasing? Kasi ang pagkakaalam po namin, hindi po mga fresh ideas yan. Hindi po mga bagong ideas yan. Mga napanood na po yan sa original na Itbulaga nung TVJ pa po at Legit Tabricans ang nariyan. So, luma na po ang style. And paano nasabi po nating fresh? Ano po bang mga bago lang sa kanila? Yung recipe sadi? Ginawa lang naman po nila yan nung nauso po si Mayor Jose. So, paano po magiging fresh idea yon? Nangopya lang naman po sila. Tinapatan ang Mayor Jose po na recipe ng sugod bahay, mga kapatid. At the same time, yung mga palaro, nauna po si Mayor Jose sa palaro na yan, tapos kinabukasan, maririnig namin na may palaro na rin. Ibang klase din talaga, no, ang mga nasa tape bulaga. Ang dami po nilang oras para manood at makichismis or umispiya po sa EAT para lamang sila po ay makakuha po ng idea. Tapos ito naman pong mga tao na nauuto po nila, napapaikot nila, tuwan-tuwa at napapaniwala po talaga. Akala nila mga fresh ideas. Last time na chinek po natin, nasa 5 segment po ang ginaya nila. Or 4 segment, isang mga character sa nagawa pong segment ng TVJ, which is ang lola ni Dora, Tinedora and Tedora. Diba mayroon silang Exinadora and Dominadora. Tapos sa mga segments, yung Laban o Bawi, yung Pinoy Henyo, Bulagaan Olympics, ano pa ba? One for all for one. Tapos sasabihin niyo mga bagong idea. Kung ayaw po ninyong masabon, siguraduhin po ninyo na tama. Dahil hindi po mga bagong ideas yan. Mga copycat lamang po yan ng original na segment. Or sabihin po natin, pagpalagay na natin, pinagpipilitan lamang din nila na sila may-ari ng mga segments na yan. Dahil nasa kanila po ang trademark na Itbulaga. Okay, sige, pagpalagay na po natin. Pero hindi pa rin fresh ideas kagaya ng sinasabi. Kasi mga dati na nga pong idea yan. Dati na pong napapanood. So, ang labo. Ang labo po para sabihin na fresh idea. Kahit po pagbigyan natin sila, wala pa rin po talagang lusot ang mga ito, no? Mga ngatwira na lamang din kasi, kumbaga sa Tagalog, Tagalog na wrong grammar pa.
Samantala mga ka-OG, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa algorithm po ng YouTube na kung saan ang kilala pa rin po talaga nilang Itbulaga ay ang TVJ. Kumbaga, ultimo po si YouTube naniniwala or ang algorithm naniniwala na TVJ ang original dahil sila po ang kauna-unahang inire-recommenda. Sabi nga po dito, ka-legit na record, sa post ni Jaren Repedro, so shout out po, credit po sa post po ninyo, no? Sabi niya rito, kapag tinype sa search bar ng YouTube ang salitang Itbulaga, ayan guys, so kahit ngayon, itry niyo po, malaking E and B, Itbulaga, ayan mismo po ang isearch ninyo yung naka-bold na EAT. Naka-bold letters po na Itbulaga. So, EAT pa din ang top results. Kahit algorithm, alam kung sino ang tunay. And syempre, para bigyan ko po kayo na example, eto, trinay po natin. Kung makikita niyo po sa search bar, itinype ko po dyan Itbulaga na kung saan ay malaki ang E, tapos AT, tapos malaking B, for Bulaga. So, ang resulta nga po, nangunguna ang EAT ng TVJ and pumapangalawa po ang Itbulaga ng Tape Inc. So, dito makikita po natin napakalinaw. Ito ang tunay na malinaw. Napakalinaw po. Malinaw po sa sikat na araw na ang inire-recommenda po or top result ng YouTube algorithm ay walang iba kundi ang EAT ng TVJ. Kasi nga, kapag sinabi pong Itbulaga, TVJ. Pag sinabi TVJ, Itbulaga, period. Nakadikit at nakatatak na po yan sa kamalayan ng mga Pilipino. Kaya never po nila yan basta-basta na mababago. Sabi nga po natin, manalo matalo sa laban, TVJ pa din ang Itbulaga para po sa mga Pilipino. At never po matatanggap ang new EB na ipinapakilala ng taping. Samantala, sabi naman ni Sir Norberto Ragin sa kanyang komento, puro panloloko na lang ginagawa ng halusos. Mula pa umpisa sa ama, niloloko na TVJ at malabo yung malugi ng 44 years. 1 billion plus election ads pa. So, yun po yung katwiran nila eh. Kaya nagkakaroon, kailangan magbawas ng expenses, ng host, tapos nadidelay ang pasahod kasi nalulugi. E wala naman nga raw po nakikitang pagkalugi ang TVJ, pati na rin po ang mga netizen. Kasi ba naman, napakalaki po at lagi po silang number one pagdating po sa ratings. May mga nag-a-advance pa po ng mga advertisers nila. At the same time, yung election ads, diba? Samantala, sabi naman ni Joe Donato Siliano, gandarang gabi. Sorry, tamad mag-comment. Cost cutting po. Nida kasi ng tape yung kita ng EBYT para pandagdag budget. Nako, pupwede rin kasi monetized na po ito. Kasi yung kanila pong YouTube channel, hindi po bagong account lang tapos na-terminate pa. Well, at least kahit po papaano, diba? Nagagawan po ng paraan, at least kahit po papaano, ay may dadagdag na kita nga naman sa kanila kung sakaling mabawi nila yung Itbulaga YouTube. Pero kasino lamang po yun? Paano ba naman? Hindi man lang po sila maka 50,000. Nasa 25,000 lang yung overall viewers nila. Napakasaklap, di po ba? Sabi naman ni Over Random, di natin alam yung mga views sa Itbulaga YouTube ay kung galing ba sa tao or bot. Ano po to, robot? Kasi ngayon, madali lang pagpaparami ng views, especially sa YouTube. Katulad ng PewDiePie VT series na puro bots, yung T series. Nako, hindi ko po alam ang tungkol dito. No, pero kung ganun man nga, dapat ilubos-lubos na nila.
Kasi ba naman ay 2K lamang po ang concurrent viewers nila sa TVJ. 198 pa po kung minsan 100 plus, di ba? Pero sila 2K lang. Sana nilubos-lubos na nila. Kung boost naman, kasi bot lang yung sabi nyo. Hindi po natin alam yung bot. Pero kung boost, parang wala pong boost sa YouTube. Pero kung meron man, baka hindi rin po gumana. Kasi, mas pipiliin ng mga tao na hindi po manood sa kanila. Kahit makita ng mga tao, mas marami po ang makakita ng kanilang mga post, hindi po panonoodin dahil wala naman pong interesado sa kanila pong mga content at ipinapanabas, lalo pa't sabi nga nila, mga pakitang tao lang. So, kayo po ba, ano po inyong masisay hinggil dito? Pa-comment naman po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.